Maraming mga kapamilya stars ang lumipat sa ibang network simula nang hindi mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. May 4, 2020 nang ma-expire ang license ng nasabing network kaya kinabukasan ay hindi na umere sa free channel ang ABS. Ang naging epekto, maraming mga talents at employee ng ABS-CBN ang nawalan ng trabaho. Ang iba sa kanila ay tuwiran ng nag-iba ng karir at ang iba naman ay lumipat ng network. At dahil din sa nangyari, na-question din ang loyalty ng maraming artista ng ABS-CBN. Ilang mga kapamilya stars tulad ni Piol Pascual at Maha Salvador ang lumipat ng TV5 at si Billy Crawford na dating host din ng It's Showtime. Kaya naman sa pahayag ni OG Diaz sa kanyang vlog, nabanggit nito na maraming mga dating kapamilya stars na umalis ang hindi na makakabalik sa ABS-CBN. Nagbigay si OG ng clue na letter tulad ng B at M. Marami tuloy ang netizens ang nag-isip na ang B na tinutukoy ni OG ay si Billy Crawford at ang M naman ay si Maha Salvador. Ilang mga usap-usapan na inaya din ni Maha Salvador si Kim Chu na lumipat ng channel or sa Kapatid Network. Matatandang isa si Maha sa naging host ng Sunday Noon Live na after 3 months ay tinanggal na rin sa ere ng TV5 at pinalit ang ABS-CBN ASAP. Ilang mga source din ang nagsabi na si Billy Crawford ang dahilan kung bakit lumipat ng TV5 ang direktor ng It's Showtime na si Direk Bobet Vidanes na ikinalungkot din ni Vice Ganda. Ayon naman sa mga kwento ni Chrissy Fermin noong 2009 ay palang plano na talagang umalis si Direk Bobet sa It's Showtime dahil nagkaroon ito ng issue with Vice Ganda. Si Bobet Vidanes ang longtime na direktor ng It's Showtime at dating asawa din ng ABS-CBN executive na si Cory Vidanes. Ilang usap-usapan din na binabaan di umano ang sweldo ng direktor at marami ng kondisyon ang hinihingi ng ABS-CBN. Pero ayon din sa kwento ni Christopher Fermin, wala naman daw itong katotohanan at ang sweldo na inoffer kay Direk Bobet na ngayon ay nakapirma na sa Bright Light Production na pagmamayari ni Albie Benitez na siya ding producer ng show ng SNL ay wala naman daw pinagkaiba. Well, since sanabi na ni OG Diaz ang nangyari sa ilang mga employees na umalis ng ABS-CBN, ilang mga netizens naman ang nagsasabi na huwag ding maging unfair ang ABS sa pagtatrato sa kanilang mga talent kung umalis man ito at dati ng mga nagtrabaho sa kanilang network. Paniguradong dapat din nilang bigyan ng pagkakataon na mag-grow ang bawat isa at huwag isara ang pinto ng kanilang kumpanya. Matatandaan si Maha Salvador ay maraming mga shows na pinasikat sa ABS-CBN at si Direk Bobet ay siya ring nagpasikat ng It's Showtime dahil sa magandang mga konsepto na ginawa nito. Kaya naman nung una nga ay nalungkot si Vice Ganda nang sabihin na umalis na ang direktor dahil ang alam nila ay wala silang iwanan. Pero dahil nga sa nangyaring pandemya at pagsasara at hindi pagsushow ng prangkisa para sa ABS-CBN, kaya naman napilitan na rin umalis ang mga artista at talent at maghanap ng trabaho sa ibang mga kumpanya. Sa bandang huli ay sinabi rin ni OG Diaz na makakabalik din ang mga ito pero mukhang matatagalan at siguro nga ay depende rin sa pag-usap ng mga management. For now, suportahan natin ang mga artista and of course ang ABS-CBN sa pagpapatuloy na pagpapalabas nila ng mga makabuluhan at magagandang programa.